Nahihingin sana akong pabor sa'yo. May naisip nga akong gawin eh. Magpapatulong sana ako sa'yo. Kung dati, malakas ang loob niya, ngayon dumoble dahil sa kapit niya kay Ruben. Calm down, kasi ang magagawa mo na lang ngayon ay tanggapin na nandiyan na siya ulit. Never! Huh. Enjoy niya lang niya kung anong meron siya ngayon. Dahil isang trigger lang, papatayin ko yung kagaya ng ginawa ko sa nanay niya. Lilian was my ex-girlfriend. At bumabawi lang ako sa mga pagkukulang ko sa kanya before. Hindi kita maintindihan, Ruben. We're business partners, we're friends. Ayoko nang makitang inaaway siya ng asawa mo. Baka pwedeng isang tabi muna natin yun. Hindi ako handa. Bakit? Masaya na ako sa pamilya ko. At kung ano man yung namagitan sa amin noon ni Lilian, matagal ko nang binura sa isipan ko yun. Kinalimutan ko na yun. Pero hindi yung mga kasalanan na ginawa niya sa amin, sa pamilya ko, at sa mga anak ko. Kung talaga nakamove on ka na, handa ka na magpatawad. Dahil alam mo, walang kasalanan sa'yo si Lilian. Ah, nandito na pala sila. Jaime, ken na? Ayla, mag-usap naman tayo. Huwag ka naman sana magalit sa akin o kay Lenlen. Ano to, gumagati kayo dahil sa ginawa ko sa nanay mo? Nanay natin, Ella! Hindi ko siya nanay, Mai. Yun ang totoo. At hindi rin kita kapatid, kaya wala akong panahon makipag-usap sa'yo. Ella, sandali! Ano ba? Kung napipilitan lang tayo, may option naman tayong tapusin lang. No, it's fine. Gusto ko na rin ito tapusin. Para sa pamilya natin, para sa ikakatahimik ng lahat. Lahat ng gusto mo gagawin ko. Gusto mo lumood ako. Gusto mo makaawa ko sa'yo. Baka lang kausapin mo ako at kausapin mo si nanay. Sanay na ako na pinagsisilbihan si Lilian. Lalo na nung mga kabataan namin, nung mag-lobet-lobet pa kami. Naging kayo? 16 years ago, yun nga, may hindi inaasahan, iniwan ko siya. Pero nagbalik na ako ngayon, at mas lalong sumaya. Dahil nalaman ko na nagkaanak pala kami. Si Mai, ang anak namin ni Lilian. Oh no, Ella! Don't tell me magpapauto ka na naman dyan sa babaeng yan! Nung kinuha niyo ako para mag-surrogate sa mga anak niyo ni Mamaita, may nangyari. Bumalik si Ruben. Natalo ako ng emosyon ko, ng nararamdaman ko, kaya... Kaya ano, Lila? Kaya may nangyari sa amin. Habang dala-dala niya anak niyo, matagal mo na palang niloloko si Jaime. How could you do that? Kendra, aksidente ang nangyari. Lilian, ano naman itong gawa-gawa mong kwento, ha? Panibagong kasinungalingan na naman? Hindi ako nagsisinungaling. Isa si Mai sa triplets. Hindi ka nagsasabi na totoo dahil si Brianna ang isa sa triplets. Hindi ako nagsisinungaling. Sabay kong pinagbuntis si Mai, si Ella at si Lenden, isa siya sa triplets. How can that happen? Eh si Brianna ang isa sa triplets. Posible siya, Kendra. At base sa sinabi sa amin ng doktor, heteropaternal superfetal condition na nangyari. Kaya sabay na buo ang mga anak ni Jaime at ang tanang-anak namin, si Mai. So niloko mo kami, Lilian. Huwag din yung sisihin si Lilian. Ako ang pumilit na may mangyari sa amin. Kahit na ano pa sabihin mo, Ruben, niloko pa rin kami ni Lilian. Lilian, di ba ang ayos sa ayos na usapan natin nung nila Maita? Sabi ng doktor, kailangan maging malinis ka. Dapat sundin mo yung sinabi niya. Bakit mo kami niloko? Ha? Bakit mo hindi sunod yung doktor? Aaminin ko, nagkamali ako. Kaya nga, inaayos ko na ngayon yung pagkakamaling yun eh. Tinutuwid ko na. Ay, may patawarin mo ako. Pati si Maggie. Pinapaako mo pa sa akin, anak ko. Tapos gusto mo papalabasin na klaberiya siya. Hindi ko pa alam ng mga panahon na yun, ang kondisyon ko. Basta ang alam ko lang, anak ko si Maggie, pinabuntis ko siya, isa siya sa mga triplets. Pero hindi ko alam na anak siya ni Ruben. Alam mo, Lilian, lalo mo lang dinagdagan yung kasalanan mo sa amin. Wala na akong pakialam kung magalit kayo sa akin. Ang mahalaga na sabi ko na sa inyo yung totoo. Gusto ko lang ngayon malinis yung paratang tungkol sa pagkatao ni Mai. Isa siya sa triplets. Oo, hindi niyo siya anak ni Mamaita. Pero sabay-sabay ko silang pinagbuntis, si Donna Marie, Donna Bell at si Donna Lynn. Binabantayan, Ella. At hindi nga ako nagkamali. Nakikipagkita ka na naman dyan sa maing yan! Brianna, sinetap ako nila, Lenlen!
at naniwala ka naman. And now, unting iyak lang, paluhod-luhod lang yung babaeng yan, bibigay ka na agad. Come on, Ella, use your common sense. Kung mo sabihin sa akin, maniniwala ka na naman dyan sa babaeng yan. Ano, Ella? Yun yung papakinggan mo? Mas matagal tayong magkasama. Tara na. Pwede ba? Huwag ka makailam dito. Usapang magkapatid to. Mai, nagpapatawa ka ba? May I just remind you na ako yung legit at ikaw yung fake? Kahit hindi kami magkadugo, magkapatid pa rin kami. Hindi magbabago yon. Alam mo, Mai, nagsasayang ka lang ng laway sa ginagawa mo. Kasi wala naman nang maniniwala sa'yo eh. Even Ella, alam niya sa sarili niya yung mga ginawa niyo sa kanila. So if I were you, stop this nonsense old school drama and just get lost! Sigurado ka? Hindi ako papayag na ahad lang kasama ng kapatid ko! Pwede ba maitigilan mo na kami? Kung kinakailangan kong labanan ka, gagawin ko! Tumigil ka na, Mai! Alika na! Ano ba? Umalis ka na at bumalik ka na sa lupa ang pinanggalingan mo! Tama na, Lilian. Tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. Hindi ako nagsisinungaling. Pero napatunayan mo sa police report dati na nawala mo si Donna Marie. Paano mo explain yun, ha? O, aaminin ko, no, lumabas yung tungkol sa pagkawala ni Donna Marie. Naguluhan talaga ako. Pero tama yung batang naiuwi ko. Si Mai, isa sa mga triplets. Isa si Brianna sa mga triplets. Hindi totoo yan. Walang nawala sa pinagbubuntis ko. Hindi napunta si Donna Marie sa ibang tao. Peke si Brianna, hindi siya totoong Claveria. Mai, pinapangatawanan mo talaga ang pagiging pathetic, filthy loser mo. Hindi ka naman siguro tinablan ng dumi ng lupa, no? Cleansing solution yan ng soul mo, di ba? I'll make sure na hindi ka na makakalapit kay Ella. Ever. Lika na! Huwag mo! Shut up, Lilian, okay? Huwag mong idamay si Brianna sa mga kasinungalingan niyo. Alam mo, pwede ka namin kasuhan sa ginagawa mo. Huwag mong idamay si Brianna sa kasinungalingan niyo ni Mai! Anak ko, sinasabi mo sinungaling kay Tra. Nagsasabi kami ng totoo. Kung ayaw niyong maniwala, nasa sa inyo na yun. Hindi ko babawiin lahat ang sinabi ko. Kahit umabot pa tayo sa korte, gagawin ko. Lumabas lang ang totoo para malaman natin kung sino talaga yung nagsisinungaling. Jaime, let's go. We just wasted our time because this woman just made this worse. Don't tell me, Jaime, naniniwala ka sa sinasabi ng babaeng yon. Eh, nakakagulat lang bakit pati si Ruben alam niya yung tungkol doon. Hindi sa pa, nakumbinsido siya ni ano eh, ni Lilian. Siyempre, nabilog na at napaniwala ni Lilian si Ruben. Pero alam mo, Kendra, may possibility na totoo yung sinasabi ni Lilian eh. Napupwede nga na si Mai ang isa sa triplets at hindi si Brianna. Thank you.
Lilian. Salamat. Sorry, ah. Hindi ko naman alam na ganun mangyayari. Sa kagustuhan ko na magkaayos, lalo pang lumala. Ruben, aaminin ko sa'yo. Natatakot ako ngayong alam na ni Jaime ang totoo. Lalo na ni Kendra. Pero nagpapasalamat na rin ako dahil kahit papano, maitatama yung mga pagkakamali ko noon. Pero natatakot kasi ako sa pwedeng mangyari sa akin, lalo na kay Mai. Dahil naniniwala ako na kung sino man yung nasa likod ng pagpapanggap ni Brianna, may kinalaman sa lahat ng nangyari sa amin ni Mai. Lilian, nandito lang ako. Poprotektahan ko kayo. Alam mo, hindi naman dahil sa akin, hindi naman magkakagulo eh. Ruben, wala akong pinagsisisihan sa nangyari. Eh, hindi ko rin makuhang magalit sa'yo. Dahil kung hindi nangyari yun, eh di wala akong anak ngayon. Walang Mai sa buhay ko. At nagpapasalamat ako sa'yo na dumating si Mai sa buhay ko. Really, Jaime? Nakuha mo pang isipin yan? Iniisip ko lang naman yung possibility. Pwede mangyari. Eh, yung malaking possibility na niloloko ka nila ulit, na-assess mo ba yon? Come on, Jaime. Ilang beses na tayo niloko ng babaeng yan. Ginawa na kung ano nung kwento. Malay mo, bumalik lang yan dito para guluhin tayo, para gantihan ang klaberiya. Si Brianna, na-prove niya na ang sarili niya sa pamilyang to. Matched ang DNA test niyo. Sino ang paniniwalaan mo? Ang isang taong paulit-ulit ka nang niloko? O ang totoo mong anak? May anak, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ganyan itsura mo? Sorry, Naya. Pero pinuntahan ko po kasi si Ella eh. At baka sakali po ako na baka kausapin niya na po ako sa tulong ni Lenlen. Pero Nay, grabe niya tayo tiisin. Ang tigas niya na talaga. Namiss ko na po talaga sila, Nay. Mai, anak, huwag kang mag-alala. Malapit nang lumabas ang katotohanan. Ano pong ibig mo sabihin? Sinabi ko na kay Jaime. Sinabi ko na sa kanya ang totoo. Na anak ka namin ni Ruben. At isa ka sa mga triplets. Ikaw si Donna Marie at hindi si Brianna. Si Mai, ang anak namin ni Lilian. Basta ang alam ko lang anak ko si Mai, pinagbuntis ko siya, isa siya sa mga triplets. Pero hindi ko alam na anak siya ni Ruben. Sabay kong pinagbuntis si Mai, si Ella at si Lenlen, isa siya sa triplets. How can that happen? Eh si Brianna ang isa sa triplets.
posible siya, Kendra. At base sa sinabi sa amin ng doktor, heteropaternal, superferent condition na nangyari. Kaya sabay na buo ang mga anak ni Jaime at ang tanak-anak namin, si Mai. Walang nawala sa pinabubuntis ko. Hindi napunta si Donna Marie sa ibang tao. Peke si Brianna, hindi siya totoong Claveria. Anong pangalan mo, Iha? Brianna po. Dito ho nilibig si nanay tsaka ang mga kapatid ko. Kasama po sila sa mga nasunog. Gagawa mo. Mama, si Ella nakipagkita na naman kay Mai. Ella, go to your room. Oh. I said, go to your room. Di mo ba narinig yung sinabi ko? Ang sabi ko, nakipagkita na naman si Ella kay Mai. Wala akong pakialam dyan sa gusto mong sabihin. Mas may importante kang dapat malaman. Alam na ni Jaime na si Mai, anak nila ni Ruben. Pretty good. Safe na ulit ang throne ko. Hindi ka talaga nag-iisip. Sinabi ni Lilian na si Mai ang tunay na Donna Marie. Ikaw yung peke. At sinabi din ni Lilian na dalawa lang ang anak ni Maita at ni Jaime. Si Mai, anak ni Ruben at ni Lilian. Ha? Wait. Nalilito ako. Paano nangyari yun? Ang case ni Lilian, heteropaternal, superfecundation. Nagbuntis siya ng tatlong sanggol, magkaibang ama. Ha? Teka, ang gulo, naguguluhan ako. Magulo talaga, Brianna. Pero nagsasabi ng totoo si Lilian. At magdududa ang daddy mo ngayon. Kaya kailangan bantayan natin ang mga kilos ng daddy mo. Kundi, mabubuking tayo. Ano yan? Huwag mo nang paraan. Sa tingin mo, hindi ko naisip yan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Iba talaga to si Lilian. I mean, she came back with a bang. As in, literal na pasabog ang dala niya. Sa tingin mo, nakakatawa yung hirit mo, Darcy? Isang malaking stress talaga yung babaeng yan! Puisit! Kendra! Ikaw! Kung hindi dahil sa'yo! Ikaw na palpak ka! Pati ang pwesto ni Brianna nanganganib dahil sa kapalpakan mo! At ikaw, sa tingin mo, ha? Hindi ka manganganib din? Gago! E di patayin na natin, Lilian na yan! Eh di sana kaya mong gawin, di ba? Pero hindi natin pwedeng gawin yan ngayon dahil pag-iisipan nila si Brianna. At kung sino nasa likod ni Brianna! Lalong-lalo na ngayon, may tumutulong sa Lilian na yan. Anong gagawin natin ngayon?
Well, napaniwala ko naman si Jaime na kayang-kayang gumawa ng peking story ni Lilian. Pero hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya. We have to be one step ahead of every plan they make. Dapat hindi nila mahanap yung private investigator. Dahil kapag kumanta yun, yari ako. Anong bahala dyan? Gawin mo! Pinag-aralan ko ang kaso kagabi as soon as binigay mo ang details. And yes, Jaime, hetero-paternal superfecundation is possible. Marami ng ganong cases sa buong mundo. Bakit ho ganun, Do? Bakit hindi na-detect agad na mayroong nangyaring superfecundation during the surrogacy process? Hindi na malalaman yun, lalo na yung na-implant ng egg at sperm yun ni Maita bago pa nagkaroon ng sexual intercourse si Lilian. So, ibig niyo sabihin, nagsasabi yun ng totoo si Lilian? I guess, kung merong proof. Isa na doon ang ultrasound na kinuhanan sa kanya na tatlo ang bata na dinadala niya noon. At ang DNA result na magpapatunay na anak nga ni Lilian yung isang bata sa ibang lalaki. Hi mga kapuso, for more updates on Prima Donnas, just subscribe to JME Network YouTube channel and don't forget to hit the bell button to get notified on our latest upload. So thank you mga kapuso, maraming salamat.